Maligayang pagbabalik mga tol. Salamat po sa mga nag-subscribe. Welcome to the world of boxing. Gerwin Ancajas gusto nang lumaban sa isang unification sa super flyweight division. Matagal nang hawak ni Gerwin Ancajas ang kanyang IBF world title since 2016. Nadepensahan niya ito ng 8 beses hanggang sa kasalukuyan. May tuturing si Gerwin Ancajas na pinakamatagal na kampyon na nagkaroon ng maraming title defense sa super flyweight division. Puro depensa na lang ang ginagawa niya sa kanyang titulo. Hindi rin siya umaakyat ng timbang kaya gusto na niya lumaban sa ibang world champion sa kanyang division. Ito ang request ni Gerwin Ancajas sa kanyang promoter. Bigyan naman siya ng pagkakataon para maipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa bakbakan. Matangkad naman si Ancajas, malaki ang pangangatawan. May taas na 5'6 kaya pwede ito makipagbugbugan sa mataas na timbang. May record si Ancajas na 32 wins, 22 knockout win, may isang talo at may dalawang draw. Sapat na ang kanyang experience at kakayahan para maging unified world champion. Kung sakaling pagbigyan ng top rank ang kahilingan ni Gerwin Ancajas, sino ba ang mga posibleng makalaban? Andyan ang isang Hapon na si Kazuto Yoka, hawak niya ang WBO. Nakuha niya ang titulo year 2019, pero tinalo na ito ni Donny Nietes bago maging world champion. Nadepensahan pa lang ng Hapon ang kanyang titulo ng isang beses, kaya malaki ang tsansa ni Ancajas na mananalo kontra kay Kazuto Yoka. May record ang Hapon na 25 wins, 14 knockout win at may dalawang talo. Hindi naman ito masyadong delikado mga tol, saktong galawan lang para kay Gerwin Ancajas. Andyan ang isang Meksikano na si Juan Francisco Estrada. Hawak naman niya ang WBC, The Ring at Lineal World Title. Nakuha ni Estrada ang kanyang titulo laban kay Rung Visay year 2019. Nadepensahan niya ito ng isang beses. May record si Estrada na 40 wins, 27 knockout win at may tatlong talo. Mas matangkad si Ancajas kumpara kay Estrada mga tol, pero may sapat na lakas si Estrada para kay Ancajas. Pero magandang laban din ito kung sakaling magkasubukan. May bagong WBA World Champion si Roman Gonzalez, mas kilala sa tawag na Choco Latito. Sa katatapos lang na laban niya sa undercard ni Mikey Garcia versus Jesse Vargas, tinalo ni Choco Latito ang undefeated na si Khalid Yafai via technical knockout pagdating sa round 9. Ito ang pinakamaliit sa lahat na kampyon mga tol, pero ito naman ang pinakamalakas para kay Ancajas. Naging world champion ito sa apat na division. May edad na 32, may record na 49 wins, 41 knockout win at may dalawang talo. Nakuha niya ang dalawang talo mula sa Thailander na si Rung Visay. Year 2017, unang naglaban si Rung Visay versus Choco Latito. Natalo si Choco via majority decision. Nagremas agad ang dalawa sa parehong taon. Natalo ulit si Choco Latito via knockout pagdating sa round 4. Year 2012, naglaban dati si Choco Latito versus Juan Francisco Estrada. Natalo si Estrada via unanimous decision. Sa lahat ng world champion sa super flyweight, si Choco Latito ang magandang makalaban ni Gerwin Ancajas dahil dito unang masusubukan ang tibay niya sa laban. Pero maganda rin si Juan Estrada dahil isang lineal champion at kasama sa pound for pound ranking ngayong taon. Pero nakadepende pa rin sa top rank mga tol kung sino ang susunod na kalaban ni Gerwin Ancajas. Sayang lang kung puro depensa ang ginagawa niya sa kanyang titulo, baka malipasan po ng gutom.